Sawa ka na ba sa matiwasay na buhay? Kung sawa ka na, eh kailangan mong matutunan ang mga bagay na ito para sa ikalulugmok ng buhay mo. Sa katunayan, hindi mo alam na ginagawa mo na pala ang ilan sa mga ito araw-araw. At ang malupit pa dyan ay hindi mo alam na may na-master ka na. Pero nang mas gumaling ka pa, o kaya sabihin na nating para mas lumala ka pa, eh tuturuan kita. Ito ang 5 sikreto ng miserableng buhay. Una, mamuhay ka mag-isa. Hindi ko sinasabing maging taong gubat ka o kaya maging taong kweba ka. Huwag yun dahil maniwala ka, meron silang mga kasama. Ang sinasabi ko, manirahan ka sa isang isla. Yung isla na ikaw lang mag-isa. Kapag meron kahit isang tao o hayop, huwag doon. Dapat humanap ka ng isla na sa'yo lang talaga. Lahat ng tao sa paligid mo, itulak mo palayo. Itrato mo silang lahat na parang may nakakahawang sakit. Tapos ikaw lang yung normal. Lahat sila may problema. Ikaw lang ang wala. O kaya naman, ikaw lang ang may problema. Tapos silang lahat wala. Doon ka sa isla, magtayo ka ng kubo. Tapos maglagay ka sa pintuan ng karatulan na may nakasulat na, bawal ang bisita. Pangalawa, seryosohin mo lahat. As in, seryoso talaga. Lahat ng bagay seryoso. Lahat. Dapat walang makakalusot. Isipin mo na lahat ng bagay ay personal sa'yo. Hindi ka pwede lapitan ng tao. Hindi ka pwede kausapin. Hindi ka pwede hingan ng tulong. Huwag na huwag ka sasama sa mga taong mas nakakababa sa'yo. Yan ay tulad ng lahat ng tao sa paningin mo. Ikaw lang ang magaling. Ikaw lang ang mabait. Ikaw lang ang matalino. Kapag nakita mo sila, eh, husgahan mo kagad. Tandaan, huwag ka magpapalapit. Kapag nagtangka na lumapit, sabihan mo kagad, wow, 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 diyan ka lang. Seryoso ako. Hindi ka pwede dito. Pangatlo, ireklamo mo lahat sa barangay. Kahit na anumang bagay, maliit man o malaki, tungkol man sa'yo o hindi, magreklamo na hindi alinsunod ang mga pangyayari sa plano mo. Magreklamo na hindi nangyari ang mga bagay na gusto mo. Pwede ka magreklamo sa panahon. Uulan na naman. Talaga naman, oh. Litchi talaga, litchi. Uulan na naman. Pwede rin sa katabi mo sa jeep kanina. Pwede pong pausog po ng konti. Pausog pa po ng konti po. Hindi po ako mag-cash eh. Pausog ka ng pausog, ha? Naiipit na ako eh, ha? Bad trip ka, bad trip. Salangaw na dumapo sa'yo. Malangaw na to. Mga piste kayo. Sa ingay ng ambulansya. Ingay naman ang ambulansya na yan. Yung makulit na bata sa kapitbahay nyo. Hoy, dun nga kayo sa tapat ng bahay nyo maglaro. Nadudumihan yung kalya namin. Ha? Binili namin yan. Pepektosan ko na kayo. Ha? Bad trip na, bad trip. At ang paborito ko sa gobyerno. Tignan mo to, hindi na naman tinupad yung pangako niya. Sinungaling talaga tong politiko na to eh. Dapat si chairman na lang dyan sa pwesto mo eh. Tawagin ko nga si chairman. Chairman! Bakit? Ang sarap magreklamo. Pang-apat, the past and the future. Sa buhay, tatlong panahon ang mahalaga. Yung nakaraan, yung ngayon, at yung hinaharap. Yung ngayon hindi yan mahalaga, kaya kalimutan mo na. Hindi yan importante. Pwedeng doon ka lang sa nakaraan. Huwag ka aalis doon. Yun lang ang isipin mo, magkulong ka doon. Isipin mo lahat ng mga masasamang nangyari sa'yo. At sabihin mo sa sarili mong hindi ka na makakaalis doon. Pero pwede rin advance ka mag-isip. Isipin mo na kahit na anong mangyari, hindi mo na matutupad ang mga pangarap mo sa buhay. Wala ka nang mararating, hanggang dyan ka na lang. Lagi mong isipin na anytime pwede kang mabangga ng eroplano. O kaya naman anytime ay pwede kang mabagsakan ng planeta. Bonus tip. Gawin mo to bago ka matulog, gabi-gabi. Yan ang isipin mo, yan ang sabihin mo sa sarili mo. Para pagkagising mo sa umaga, ganda ng umaga mo, panigurado. Alam mo na kagad na wala ka ng pag-asa. Alam mo na kagad na wala ka ng magagawa. Pang-5, dapat lagi kang takot. Kaibiganin mo si takot. Actually, gawin mo siyang best friend mo. Sa kanya ka manghingi ng advice kapag may naisip kang gawin. Lalo na yung mga bago sa'yo, yung hindi mo pa nagagawa. Pakinggan mo siya hanggang sa maparalisa ka. At manatili na lang kung saan ka komportable. Nang tuluyan mo nang hindi gawin ang mga bagay na ninanais ng puso mo. Kapag sumagi sa isip mo na baguhin ang mga pangit na ugali mo, huwag mo itutuloy. Kahit na anong mangyari, huwag na huwag mo gagawin. Diyan ka lang. Okay na yan. Ngayong alam mo na ang sekreto ng miserableng buhay, pwede mo na gawin ngayon. Magsimula ka na. O kaya bukas na lang kasi tinatamad ka pa. Kung na-master mo na ang 5 yan, congratulations. Pero kung gusto mo magbago, pwede pa. Walang problema. Ituturo ko sa'yo ang 5 sekreto ng masayang buhay. Pero doon na lang sa next video para may content pa tayo. Guys, kung ayaw nyo ng miserableng buhay, iwasan nyo mga bagay na to. Sana nagustuhan nyo yung video at sana nakatulong sa inyo. Uulitin ko para malinaw pa sa ilaw ng poste namin sa labas. Hindi po ako eksperto. Subukan mo lang. Malay mo. Click like and subscribe. Kita tayo sa next video. Okay?
Bye.